Meron ka bang future plans for your politics? In other words, are you aiming for higher office than senator? I'm not thinking about that right now kasi ang focus ko po, ano yung ma-contribute ko na tulong para sa bansa natin. Bilang asawa, ano lang, yung suporta ko talaga sa kanya, kung ano yung gusto niya, kung saan siya masaya, susuportahan ko siya. Pero sa ngayon, hindi pa naman, hindi pa namin iniisip yun. Kung ano lang yung will ng Panginoon sa amin. Whatever poverty you felt when you were young, wala na yan. Yung Manny Pacquiao, dating natutulog sa kalye. Dating, minsan na naranasan kong magutom. Naranasan kong hindi makakain isang araw, tubig lang iniinom ko para makasurvive sa gutom ko. Kaya naman, lahat ng mga naghihirap sa buong bansa natin, nararamdaman ko yung nararamdaman nila eh. Paano magutom eh? Kasi nararamdaman ko magutom na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiinom na lang ako ng tubig kahit na hindi ko alam kung malinis na tubig sa gripo. Basta makainom lang mapawi yung gutom ko at sa kauhaw ko. Pero ngayon, iba na. Pag may experience ka na pagiging mahirap, kahit na ikaw ba ang pinakamayaman sa buong mundo, kahit anong tugatog ng tagumpay ang maranasan mo, sa puso mo, hinding-hindi mo makalimutan yung pagiging mahirap. Okay. So, mga kapuso, that's our interview with Senator Manny Pacquiao. He seems to be sincere in believing, in living the life of a born-again Christian, because ang sinasabi niya, sabi ng Biblia, you cannot come to me unless you are born again. Kaya ayun ang buong paniwala niya. And it seems that he is living his life that way. Siya ang example of a perfect conversion. Somebody who was a sinner who tries now not to sin again. Thank you po. Congratulations, Senator Pacquiao. I certainly hope you continue that way.